Overripe na saging, huwag basta-basta itatapon, gagawin nating fluffy at soft banana cake. So tara, tuturo ko sa inyo paano gumawa ng ganitong banana cake. Yung exact measurement ng mga ingredients na gagamitin natin, ilalagay ko na lang sa comment section. So yan, una, hinanda ko muna yung ating mga ingredients para mas madali ang mag-mix. At ayan yung flour, nilagyan ko lang ng baking powder, baking soda, asin, at imix lang at iset aside. Katapos niyan, isinunod ko naman na i-mash yung ating saging. Siyempre, tanggalan natin ang balat at i-mash natin mabuti. Pagka-mash ay iset aside na naman natin. Sa isang bowl naman, nilagay natin yung itlog. At haluin natin ng bahagya, tapos lagyan natin ng vanilla, pangtanggal ng lansa ng itlog. Yan, mix lang natin. Tapos sinunod ko na dito yung butter at i-mix na naman natin hanggang mag-well combine ang itlog at butter. Tapos nilagay ko na rin dito yung brown sugar, i-mix lang ng mabuti. At hanggang wala nang buo-buo na makita nating asukal. Pagkatapos niyan, nilagay ko na rin dito yung mashed na banana, yung flour. At i-mix na naman. Pwede naman tayong gumamit ng hand mixer. Kaso nga lang ako ay tinamad ng maglabas ng ating hand mixer. Kaya yan na lang. Nakakangawit nga lang pero tiis lang para makagawa tayo ng masarap na banana cake. Patuloy ang pag-mix hanggang mag-well combine yung ating mga ingredients. Sa wakas, natapos din ang ating pag-mimix, tuloy nangawit yung aking braso at kilikili. Charot. So, ganito dapat ang ating consistency ng ating mixture. At pagkatapos niya, naglagay din ako dito ng walnuts. Ito ay optional lang. Nasa sa inyo kung lalagyan nyo ng nuts. Pero para sa akin, mas masarap din na may nuts para nutty at fluffy yung ating banana cake. So, ayan, sa ating pan naman, i-brush natin ng butter. Kung wala namang butter, pwede rin ng mantika. So, i-brush natin lahat hanggang gilid-gilid. At pagkatapos dyan, ibuhos na natin yung ating mixture. Hatiin na lang natin sa dalawa dahil dalawa ang baking pan na ating gagamitin. So, after that, syempre, punasan natin yung mga excess para malinis naman tingnan pag naluto na. I-bake natin ng 45 minutes, 175 degrees o depende sa inyong oven kung gaano kainit. So ayan na nga, saktong 45 minutes, luto na yung ating banana cake at i-cool down lang natin bago tanggalin sa baking pan. At tararan! Yan na, na-slice ko na yung ating banana cake at itsura pa lang ay masarap na. Kaya gayahin nyo na mga kaibigan at siguradong masasarapan din kayo sa aking banana cake, fluffy at nutty banana cake. So yan lang! Sana nagustuhan nyo ang ating cooking video at salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Bye-bye!